guys, dito muna tayo sa Wellcome. Ayan. Pasok muna tayo dito at mag-shopping. Ayan. Bili tayo ng mga kailangan sa bahay. Ayan. Kailangan natin ng basket. Hindi pala sa baba. Mali. Ayan. So, kailangan natin ng fruits. Ayan. Kuha tayo ng pears. Ito guys. Oh. Mura lang siya. 4 pieces for $13. Kaya kuha tayo ng... Ay! Naku. Nahulog. Ayan. Kuha tayo ng 4. Kaya lang parang mahihinog niya. Kayaan mo na. So, 4 pieces. Ayan siya guys. Oh. 4 pieces for $13. So, ayan. O, oh, ayan. 4. O, oh, meron din silang... Ito na lang bilhin din natin na apple. Ano lang siya, oh. For $19. Maganda rin tong apple na to. Tawag nila Tessa apple. Tessa apple. Ano ba to? Netherlands. Ayan. Masarap din naman siya. So, kuha tayo ng 4. Yung iba lamog-lamog na. Kaya kailangan natin piliin. Ayan. Kuha tayo ng broccoli, guys. $2 for $9 naman. $9.9. So, let's see, $10 for 2. Parang old na sila. Ito naman guys, yung mga meat nila. Pagka minsan, mga may nagsisil dyan, tulad nito. O, di ba, $24. Kaya lang, parang medyo matagal na, nagbablock na yung buto. O, kaya wag na yan. Wala silang beef. Walang nag-sale na beef. Tignan nyo naman yung beef. Ang mahal-mahal. $46. Oh. Ganyan lang siya. Beef. Oh, may nag-sale. Kaya lang, parang nag-barblock na rin. Oh, 32. So, ayan naman yung mga gulay nila, guys. Ayan. Pero, tignan nyo. Ito ang nakuha ko. Dalawa for $13. Ayan. Ayan, tapos dalawang broccoli. Ayan. Pag minsan, meron silang mga, ayan oh, tulad nito, $4 lang. Kaya lang, nag-yellow na. Kaya wag na yan. So, ayan guys, naman yung mga gulay nila dito sa Wellcome. Ito naman, ang mahal naman nitong ginger nila, oh, $14. Huwag na, sa palengke na lang ako bibili ng mga ano, mga onion at saka garlic. Yung garlic nila ang liliit. Pero maganda, mas maganda yung maliliit, diba? Pero sa market na lang ako bibili, mas mura. Kasi dito, mahal na dito sa Wellcome. O, ayan. Mga sibuyas nila. Dito naman kasi sa Wellcome, mas maraming ano, import galing sa ibang bansa. Tulad nito, o oh, ayan, New Zealand na onion. $15 ang isang ano, isang pack. Ito namang kamote. O, oh, diba? Kamote is $23. Saan kaya ito galing? Japan. From Japan ito, guys. Ang mahal, o, oh, $23. Dalawang pirasong kamote lang. Ito naman,
Kamote din. Saan naman to galing? Hindi ko alam kung saan to galing. Basta sa ibang ano, sa ibang bansa din. Product of Indonesia. Product of Indonesia din naman pala to. Sira na yung kamote. Naku. Nag-black na siya. Product of Indonesia. 3 piraso lang, pero $26. Ang mahal. Ang liliit naman dito. Ang liliit. Ilang piraso lang. 2, 4, 5. Pero maliliit siya, guys. From Indonesia. Dito naman tayo sa tinapay, guys. Meron pa pala kaming tinapay, so hindi ako bibili ng tinapay. Yan, mga tinapay nila dito. May mga peanut butter. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, guys, ang ano nila dito sa Wellcome. Ayan, mga product nila dito. Mga binibenta nila dito sa Wellcome. So, ayan, guys, dito naman tayo sa frozen food. Ayan, mga frozen food naman tong mga to. Meron pa pala sila nito, popcorn, $25. Dati bumili na ako ng popcorn ng ganito. Masarap siya, guys. Malaki naman siya, $25 lang. Maganda to sa mga bata. Gustong gusto ni Sophie to. Kaya lang, di muna ako bibili kasi inuubo siya. Baka lalong ubuhin. So, ayan, $25 naman yan. Popcorn. Ito naman yung mga chocolate. Ayan, daming chocolate. O, sinong may paborito ng sneakers? Ayan, Mars. Kapangalan ko pa. Basta maraming chocolate. Sinong mahilig dito? Mag-short video tayo. M&M na chocolate. So, ayan, guys. Ito pa yung mga frozen food nila din dito. Ayan, mga sausage naman. Mga meatballs. Ayan. Mga noodles dito. Mga dumpling. Ayan, napakaraming mga dumpling. Sa coffee naman, sinong mahilig sa coffee? Ayan, maraming coffee dito. Ayan. Iba't ibang klaseng mga coffee. Ayan, meron siyang gold, merong blend, Nescafe, Old Town, Maxwell. Ayan. Ang coffee ko, guys, ito. Ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon. Dati itong original na ano, Nescafe. Kaya lang parang ano ba to? Bumibigat yung dibdib ko. Kaya pinalitan ko dito sa blend na ano, coffee. So parang okay naman ito sa akin ngayon. So ito yung ginagamit ko ngayon. So ayan, guys, mura lang siya. Pag sa ano kayo bibili sa 360, 16 23 lang ata, 23. Pero dito, 40. Kaya huwag kayong bibili dito sa Wellcome. Sa ano kayo bumili? 360 or sa ano, sa ibang Chinese na shop. Ayan. Mayroon silang Starbucks. Basta marami dito sa Wellcome. Maganda rin tong Maxwell House, guys. Ayan, low fat siya. So, maganda din ito. Dati ito yung ginagamit ko rin, iniinom ko. Kaya lang, nagpalit ulit ako ngayon. Kasi, pag minsan, ito masyadong mahal. Ayan, nag 38 na ngayon eh. Dati 48, diba? Bumaba ng $10. So, ayan, maganda rin yan, Maxwell. Low fat. Ayan, kuha din tayo ng, bili din tayo ng ano, guys, ng
juice, ayan. Itong low sugar na ano. VLT. Ayan siya. Feta. Pero low sugar. Kasi meron din silang ganyan. Pareho din yung price. Pero dito tayo sa ano? Dito tayo sa low sugar. Ayan. Ayan. So, ito yung mga juice din nila. Ayan, may mga coconut water. Yung coconut nila. Ayan, ito din naman yung mga milk din. Ayan, mga milk. Yogurt dito sa area na to. Ayan, mga Yakult, juice. Guys, bilid din tayo ng sugar. Guys, maganda itong sugar na to. Itong Equal Gold, ayan. $46. Sugar free siya, guys. So sa mga may mga diabetes, mas magandang itong gamitin nyo, guys. Equal Gold sugar. Ayan. Sorry. Ano siya? 50 stick. So ayan, kung makikita nyo, halal din siya. Ayan, halal. Asan ba? Basta ito is ano, sugar free. Kasi yung meron yung isa, ayan o. Zero calorie. Ayan. Nakita nyo, guys? Zero calorie siya. So, mas maganda itong gamitin natin, guys. Itong ginagamit ko ngayon. Kasi alam nyo na, tayong mga, di naman tayo bumabata. So, mas maganda na lang din yung mga less sugar. So, ayan. Maganda ito, guys, na gamitin natin kung mahilig tayo sa kape. Ayan. At saka kung may mga diabetic tayo, at hindi rin natin maiwasan ang magkape, so mas maganda ito ang gamitin, guys. So recommend ko ito ang gamitin nyo, guys. Ayan, medyo pricey siya pero okay lang naman para sa ano naman natin, sa health natin.